Detalye sa kumpirmasyon ni Nadia Montenegro sa anak nila ni Baron Geisler. Nag-react si Baron Geisler sa matapag na pahayag ni Nadia Montenegro tungkol sa diumano'y plano niyang ilahad ang tungkol sa kanyang anak na babae. Matatandaan na noong nakaraang March, inihayag ni Baron sa isang panayam na hindi si Talia kanyang unang anak na babae. Sinabi niya na bago pa ang kanyang anak kay Jamie Evangelista, mayroon na siyang anak na babae na nagdulot ng mga espekulasyon online. Pagkatapos, lumutang ang pangalan ni Nadia Montenegro bilang diumano'y ina ng unang anak ni Baron. Noong June, sa wakas ay nagsalita na si Nadia tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang bunsong anak na si Sofia. Sa kanyang pahayag, tila tinira ni Nadia ang ama ng kanyang bunsong anak. Sinabi niya na isang beses lang nakilala ng kanyang anak ang ama nito at kaagad na nagkaroon ng pahayag tungkol dito. Kinwestiyon din ni Nadia ang intensyon ng biological father ni Sofia sa paglalantad ng impormasyong ito. Sa isang kamakailang panayam, tinanong si Baron tungkol sa pahayag ni Nadia laban sa kanya. Anya, I have no comment. Ang akin lang, I'm really happy that she greeted. Sofia greeted or the child greeted my wife a happy birthday. Tinutukoy dito ni Baron ang kanyang asawa na si Jamie Evangelista na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Sinabi rin ni Baron na masaya siya sa kung nasaan siya ngayon. Tungkol naman kay Nadia, inulit niya na wala siyang masasabi tungkol sa aktres o sa mga pahayag nito. Nang tanungin kung siya ba ay curious kung bakit ginawa ni Nadia ang pahayag laban sa kanya, sinabi ni Baron na hindi niya alam at nasa mga netizens na ang pag-alam o pagmamasid sa dahilan sa likod nito dahil hindi rin niya ito maintindihan. Pagkatapos ay inilipat ni Baron ang paksa ng panayam at nagsalita tungkol sa pelikulang Pinamumunuan ni Brillante Mendoza. Samantala, tuluyan ang winakasan ni Nadia ang issue tungkol sa inilihim nilang anak ni Baron noong 2006 habang kasal pa siya kay dating Caloocan City Mayor Macario Boy Asistio. Si Nadia ang guest ni Boy Abunda sa programa niyang Fast Talk with Boy Abunda noong Biyernes ng hapon, July 19, 2024. Sa kanyang interview, binanggit na niya ang pangalan ni Baron sa National TV at inaming mayroon silang anak. At iyon ay si Sofia Angela na magdiriwang na kanyang 18th birthday ngayong August 2024. Bago nagbigay ng pahayag si Nadia tungkol kay Baron, una niyang inilahad ang kanyang opinyon tungkol sa kontrobersyang pinaniniwalaan niyang pinag-uusapan ng mga Pilipino. Anya, may ugali raw tayong mga Pilipino na ayaw nating naiisahan tayo. At itong istorya ng buhay niya na sa tingin niya ay iniisip ng mga tao na naisahan niya sila dahil sa hindi niya pagkikwento rito. Sinabi rin ni Nadia na ang naturang kwento ay ninakaw mula sa kanya. Nagpatutsada rin siya sa mga nagsasabing vindicated sila dahil lumabas ang katotohanan makalipas ang mahabang taon. Bagamat walang binanggit na pangalan si Nadia, tila kanyang tinutukoy ay si Christopher Min. Si Christy ang nagsiwalat na nanganak si Nadia ng isang sanggol noong 2007 na hindi si Boy Asistio ang ama. Dismayadong pahayag ni Nadia na ang sinumang nagsasabing na ipagtanggol ang sarili sa ginawa sa kanya 17 years ago ay may depekto raw. Walang sino man din ang maaaring mabigyang katarungan para sa pagsira sa buhay ng isang tao para lang sa balita. Ni walang sino man daw ang kinonsidera ang mga pinagdaanan niya noon, lalo na't may 7 siyang anak at may sakit pa noon ang yumaong asawa. Pagkatapos ay diretsahang tinanong siya ni Boy kung totoo bang may anak si Baron sa kanya. Inamin niya ito at sinabing kaya siya naruroon sa programa, hindi para sa views o para mag-trending, pero dahil kailangan na niyang lagyan ng katapusan ang lahat. Inilahad din ni Nadia na hindi siya nakialam sa pagkakataon ng magkausap at magkita sina Baron at Sofia. Ipinahayag niyang pinili niyang huwag makialam sa kanilang pagkikita at pag-uusap kahit na siya ibahagi ng kanilang sitwasyon. Pinangakuan din niya si Baron na pwede silang magkita ng personal ni Sofia pero ang kondisyon ay dapat walang makakaalam. Parati rin daw in contact ang mag-ama tulad ng sa social media. Ngunit ipiniliwanag din ni Nadia na natagalan ang pagkikita ng mag-ama dahil sa mga bisyo ni Baron. Isiniwanag din niya na may mga pagkakataon daw na nagpapadala ng drunk messages si Baron kay Sofia na lubos na ikinasama ng loob ni Nadia. Hininga raw na isip ni Baron kung ano ang magiging epekto ng mga ito sa kanilang anak. Lubos rin ikinagalit ni Nadia ang paglabas ng panayam ni Baron kung saan sinabi nito ang bagay tungkol sa kanilang anak nang hindi man lang daw muna nagtanong sa kanila.
Lubos na naapektuhan nga raw si Sofia nang sumabog ang issue. Nabuli raw ito sa eskwelahan. May nag-post din daw sa kanilang student council page ng litrato ni Baron na nasa loob ng kulungan na may nakalagay pang kaninong tatay ito. Nanindigan din si Nadia na hindi raw siya sinungaling at noon paman, alam daw ni Sofia na anak siya ni Baron Geisler. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!